O sige, simulan natin sa good news, mga bossing. Good news muna tayo. O, nabalitaan nyo ba yung magandang partnership ni BBM at ni RSA? Bossing, kung hindi pa, ako magbabalita sa inyo. Alam naman natin na ang ating presidente ay Department of Agriculture Secretary din. And alam din naman natin, katulad nga nung sinasabi ko, I think BBM, maayos yan eh. Kasi nag-start siya, kung makikita nyo naman na nung kampanyahan, maayos naman yung kanyang mga sagot sa mga ilang mga interviews, although napakahilap niya sa interview, maayos naman yung kanyang mga sinasagot. Baga parang inline naman siya doon sa mga polisiya. After niyang manalo, may mga nangyari lang talaga na parang kaliwas doon sa mga dati niyang sinasabi. Oh, so pero minsan mapapaisip ka, bakit biglang nagbago? Mantalang, nung wala pa namang mga taong nakapalibot sa kanya, nangangampanya pa lang siya. Wala pa siyang mga gabinete, okay naman siya. So anong problema? Kaba o yung mga tao sa paligid niya? Kaya sabi ko, taso sa tuwing, minsan naisip ko eh, sa tuwing binabatikos natin ng binabatikos si Marcos, nakakataas mga bossing yung mga sekretary niya. Sa tuwing binabatikos natin siya, nakakaligtas yung mga talagang may kasalanan, which is yung mga itinalaga niya. Kaya siguro, ang gawin natin, gisingin natin yung ating presidente, tanggalin niya na lahat ng mga palpak sa paligid niya, baka sakali maging maganda yung takbo ng pamahalaan natin. Maganda naman to, itong programa na ito. Kasi nga, ang isa sa pangarap ni BBM bukod security, yung hindi na tayo mag-angkat ng mga produkto galing sa ibang lugar. Sabi ko nga sa inyo, minsan magtataka ka, bakit sinasabi ni BBM sa camera, okay tayo. Maayos ang supply ng bigas. Maayos ang supply ng manok. O magtataka ka, pero bakit iba yung nararamdaman natin? Bakit? Minsan napapaisip ako, sinungaling ba siya? O nagsisinungaling yung mga nakapalibot sa kanya? Kumbaga sinishield siya doon na, kumbaga pinipigilan nila na magtumingin siya sa party na to. Kasi nga mabibisto sila pare-parehas. Kaya finifeed siya ng mga information na okay ang Pilipinas. Maganda ang survey. Eh biglang hindi na nila maitago. Kumagsak talaga yung kanilang survey. Napansin ni Presidente yun kasi dati maganda survey niya eh. So, nagpapasalamat siya, di ba? Kasi nga alam niya maganda yung survey niya. So parang halimbawa ako, tanga ako na estudyante. Di ba? O, tanga ako na estudyante. Tapos mahal ako ng mga magulang ko tsaka mga kapatid ko. Araw-araw sinasabi nila sa akin sa bahay, matalino ko. So ngayon ako, pumunta ako sa eskwelahan, ang tingin ko sa sarili ko, matalino ko. Yun ang sinasabi ng mga nakapalibot sa akin eh. Until ma-expose ako doon sa eskwelahan na wala na yung mga kamag-anak ko na nagsasabi na matalino ako. Doon ko malalaman na wala pala talaga akong alam. So yun ang nagiging problema, yun yung nakikita kong problema. Kasi napansin ko, nung mga nakaraan, tinan mo ha, ang daming batikos kay BBM tungkol sa mga bagay-bagay, pero parang wala siyang naririnig. It's either talagang sinishield nila na makarating sa kanya yung mga information na yun. Kasi pag nakarating sa kanya yung mga batikos sa kanya, I'm pretty sure magagalit siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Diba? Kaya sabi ko nga maghanap tayo ng maganda. Ngayon, itong gusto ko ipakita sa inyo, eh sabi nga niya, Pilipinas, hindi na dapat manatiling importer ng pangunahing produkto ayon kay Pangulong Marcos. Ito yung column na angad ni Pangulo at Agriculture Secretary Marcos Jr. na mabigyan ng prioridad ang produksyon ang mga pangunahing produkto na gawang Pilipino at mapalakas, lalo ang sektor ng agrikultura upang hindi na manatiling importer ang Pilipinas. Paulit-ulit niya yung sinasabi. Bakit niya paulit-ulit na sinasabi yan? Baka yan talaga yung gusto niya. Pero yung mga nakapalibot sa kanya, baka iba naman yung mga gusto ring mangyari. Kaya siya, lagi niyang sinasabi na ayaw ko mag-angkat. Pero yung mga sekretary niya, gusto naman ang gusto mag-angkat. Or isusway siya into dapat tayo mag-angkat, sir, may shortage. Kaya siya naman, syempre sekretary niya yan, busy rin siya sa ibang bagay. O sure kayo dyan, o sige, gawin na natin yan. Kaya baka ganun ang nangyayari. So sabi nga, ayon kay Ramon Ang, presidente ng San Miguel Corporation, sinabi sa kanya ni Pangulong Marcos noong kampanya na hindi na dapat nananatiling nag-i-import ang Pilipinas. Gate daw ng Pangulo, dapat matugunan ang mga magtulungan ang mga Pilipinong negosyante. O hinihayag ito ni Ang matapos pangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng malaking poultry farm sa Hagonoy, Davao del Sur, na maituturing na
world. So ano ba ang magiging magandang idudulot nito? Inaasahan daw na ang poultry farm ay makakapagbigay ng unang-una sa lahat trabaho na mahigit na 1,000 Pilipino. Tapos magbibigay din to ng oportunidad para sa mga MSME, mga pamilya na mga magsasaka at ibang sektor. Kapag nakamit daw natin ang self-sufficiency, ay naniniwala daw si BBM na hindi naasa pa ang mga Pilipino sa imported na agricultural product para mapunan ang kakulangan sa supply. Ayan, kaya yan, tingnan natin ha. Napakaganda nito kasi nga, at least meron man takin mo, ilang mega, ano daw to, ilang mega center daw to ha. Mega poultry farm. Tila mo, 11 sa buong Pilipinas. Isa pang punto dito mga bossing, gustong gusto ko si Ramon ang pag nagsasalita. Si Ramon ang has been helpful sa lahat ano administrasyon. And si Ramon ang wala po siyang issue ng hindi pagbabayad ng buwis katulad ng ibang mga taipans. Ng ibang mga tycoons. Hindi po, wala po siyang mga ganong kaso. And si RSA, talaga pong nakipagtulungan po yan nung panahon ni Pinoy. Marami pong mga projects na sinimulan sila Pinoy na siya din po yung nakikipag-partner sa kanila. I-invest si RSA doon sa, syempre may kita negosyante yan, pero i-invest siya doon sa may maraming maitutulong sa Pilipino. No ngayon, nung wala na si Pinoy, may problema si ang RSA dyan sa right of way ng Skyway mga bossing. Pinunan yun ni PRD. Nakipagtulungan si RSA kay Pinoy, nakipagtulungan siya kay Gloria, nakipagtulungan siya kay Duterte. Wala siyang kaaway na presidente. Ito ang maganda dito sa mamang ito. So ngayon mga bossing, kay PBBM, dahil nga siya ay Pilipino, mahal niya Pilipinas, naisip niya na kailangan pagka ang kapakanan ng nakakarami yung iyong gustong punan, tulungan, pagtuunan ng iyong kayamanan, dapat wala kang political affiliations. Makikita mo si RSA, actually matagal na po siya ang inaalok na tumakbo ng presidente, pero ang sabi niya, wala akong maitutulong kung presidente ako. Kasi mayaman na ako may pera ako. O di, makipag-partner na lang ako sa gobyerno, kumuha kami ng mga proyektong may kapakinabangan sa tao, o di pang matagalan yan. Sabi niya, kapag ka namatay ako, hindi ko kayang dalin lahat ng mga bilyonis ko sa hukay. Kaya habang ako'y nabubuhay, gusto ko i-share sa mga tao lahat ng mga kayamanan ko. Pero hindi ko ibibigay. Hindi ko ipapamigay. I-share ko by means of mag-iiwan tayo ng legacy natin. Mag-iiwan tayo ng mga infra projects na talagang mapapakinabangan ng mga Pilipino sa mahabang panahon. Kaya natuwa ako kasi nung nakita ko si RSA na nakipag-partner kay BBM, alam ko na magaguide ni RSA si BBM. At hindi papayag si RSA ng katarantaduhang mga proyekto lang. Kaya nga tingnan mo, di ba, yung dyan sa Bulacan Project. Tingnan mo ha, yung Bulacan Airport. Tinang binito ni PBBM yung Freeport Zone. Binito niya, doon lang sana nakikita si RSA. Doon siya babawi sa Freeport Zone. Binito ni Marcos yon. Kung ako si Ramon Ang, magagalit ako. Pero ano, ang ginawa ni Ramon Ang, nakipag-partnership pa din, tinuloy niya pa rin yung pakikipag-partnership niya kay Marcos. Walang personalan. Tuloy yung Bulacan Airport. Ayan na, sinisimulan na. Mga 5, 6, or 8 taon, magagamit na natin yan. Hindi na tayo mamumroblemang pumunta dyan sa hayop na naiyan na yan. State of the art po yung ginagawa nila doon, yun daw talaga yung kanyang legacy. Bagamat gusto niya sana na may Freeport Zone kasi nga makakapag yaya siya ng mga investors kasi walang tax na babayaran pag doon ka nag-invest. Vinito yon ni Marcos. Pero tingnan mo, okay pa rin sila. Nagtarim ba ng sama ng loob si si Ramon Ang? Si Marcos ba? Personal ba si Ramon Ang? Hindi naman. Ayan, may partnership sila. Pakinggan ninyo itong napakagandang video na to. Dahil sa tawag ng mahal natin Pangulo, nung siya ay tumatakbo palang presidente, ito na po ang kanyang mga plano. Sabi niya, hindi tayo dapat manatiling mag-i-import ng aka. Anong sabi ni RSA? Nung palang pong tumatakbo ang ating nanalo ng Pangulo, napakaganda na nung kanyang adhikain. Hindi na tayo dapat nag-angkat ng baka, ng manok, ng baboy. Dapat self-sufficient tayo. Nung kumakandidato pa lang siya, ha? Nung nanalo siya, bakit nagbago? Bakit nagbago? Kasi nga, he surrounded himself with yung mga tao na may mga kanya-kanyang mga personal
na agenda. Yun ang masama. So malinaw sa sinabi ni Ramon, ang nag-usap sila before, maganda na yung kanyang panalangin, yung kanyang pamitiin. Nanalo siya, hindi niya lang siguro talaga alam, wala siya talaga sigurong guidance kung paano sisimulan, kasi nga yung mga nakapalibot sa kanya, puros mga amuyong, puros gusto magpayaman, na halos walang nasisimulan si PBBM nung mga nakaraan. Pero ngayon, with the help of malaking negosyante na si Ramon Ang, I'm sure, magandang patutunguhan yan. Dapat manatiling mag-i-import ng baka, baboy, ta. Ramon, tumulong ka. 10 ng mga ibang businessman, tawagin natin lahat, magtulong-tulong to produce and make our food security happen. Ito po, mahal na Pangulo, nangyari na po. Kita mo na witness mo mismo, in tawag mo, na nagawa na natin to. 12 facilities na ganito po to all over the Philippines. Number one po niyan, nasa Pangasinan, Pasolubyo season. Yung pangalawa, nasa Bataan, Locanin. Yung pangatlo po, nasa Sariyaya, Quezon. Yung pangapat po, sa Pasakaw, Camsur. Panglima po, nasa Iloilo, Liganes. Pang-anim po, Tuburan, Cebu. Pang-pito po, Negros Occidental. Ang walo po ay Pagadian, Mindanao. Ang siyam po, Zamboanga. Ang sampu po, Davao Gihing. Ang 11 po ay Cagayan de Oro. Ang 12 po, nag-isip-isip ako sana sa Maguindanao. Bakit doon? Kasi po, sana po mabigyan din natin sila ng food secure. At the same time, makakreate tayo ng trabaho at economy doon. Mahal na Pangulo, ito pong tawag nyo, nagawa na po namin, and we will make sure that we will continuously develop and make more meaningful project to help create job and minimize the reliance on imported food. Eh lahat po kasi ngayon halos ini-import na natin. Pakan! Oh, ano ngayon yung kanina kong sinabi? The problem with the current administration is naglagay po sila ng mga tao sa paligid nila na may mga kanya-kanyang interest. Pero tingnan mo, nung merong isang mahusay na tao na tumabi sa kanya, anong nangyari? Mantakin mo, 12 mega farm yung kanilang itatayo at partner po nila ang gobyerno. Now, kumbaga parang sa technology from grid to chip, from power plants to microchip. Ganyan din po ang San Miguel Corporation. Pero tingnan mo, yung San Miguel Corporation, tinatry niya na makipag-partner sa gobyerno para makatulong sa mga tao. Hindi katulad ng ibang mga kumpanya na puro kabig, puro kayamanan ang iniisip. Hindi mo yan madadala sa langit. Pagdating mo sa langit, wala na yung kayamanan mo, pantay-pantay na tayo. Ang importante, ano yung iniwan mo dito sa Pilipinas? Kasi ang magiging immortal, mga bossing, ay yung mga magagandang nagawa mo. Kaya nga, yun nga yung sinasabi natin na yung pong mga nagawa ni PRRD sa Pilipinas, yun ang mag-i-immortalize sa kanya. And kahit sino pang maging presidente natin, kay si BBM, kay si Inday sa susunod, hindi yung gusto nating mangyari na ma-immortalize sila dahil sa mga magagandang nagawa nila. Bakit naman tayo maghihiling na pangit ang gawin ng isang pinuno ng bayan? Eh tayo ang mahihirapan, di ba? Pakaganda nitong balita na to, and hopefully, katulad niyan, libo-libong mga tao ang mabibigyan ng trabaho nito. O tingnan mo ha, ito yung sinasabi natin na kailangan ng Pilipinas na mga kumpanya na mag-i-invest sa Pilipinas. Kasi marami po sa Pilipinas mga undergraduate. Napakataas po ng requirement ng mga private companies sa Pilipinas. Magtitinda ka lang ng ventilador sa appliance center, kailangan computer science ka pa. Napakadali naman magbenta ng ventilador, isaksak mo sa kuryente, pindutin mo, pag kumaandar, ibenta mo. Diba? Pero bakit kailangan pa nila ng sobra-sobrang gandang pinag-aralan? So itong mga ganito, mga pabrika, farms, mga vegetable pickings, mga ganyan, di na kailangan niya ng sobrang taas na pinag-aralan, and majority po ng mga Pilipino ay mahihirap at hindi nakapag-aral. So, kahit magpasok ka rito ng 1,000 kumpanya na ang hahanapin, 1,000,000 computer engineer. Kung ang computer engineer mo sa Pilipinas ay wala pang 1,000,000, nakabuti ba yung kumpanya na yon na pumasok sa Pilipinas? Hindi po. Kasi hindi rin sila nakapagbigay sa majority ng mga Pilipino ng trabaho. Diba ang hinahanap nila is skilled talaga. Eh kung hanap ka ng investor na magtatayo ng mga pabrika sa Pilipinas. O hindi ba tinamo China, tinamo ang India, tinamo ang Vietnam, halos lahat ng mga pabrika nasa kanila, Malaysia. Halos lahat ng mga pabrika sa kanila, Reebok, Nike, Adidas, Louis Vuitton, Burberry.
Lahat nandito na sa Asia. Bakit wala sa atin? Kasi nga, yung mga dating mga leaders natin, masyadong pasosyal. Ang gusto nila, Microsoft. Gusto nila, Teletech. Gusto nila, Accenture. Although, napakaraming mga nabigyan ng opportunity ng mga BPO na yan, pero ganun pa rin. Yung mga mahihirap natin mga Pilipino, walang opportunity, yung lalo mga hindi nakatapos ng high school, walang opportunity na makapagtrabaho. So ano sila ngayon? Mahirap pa rin sila at lalo pa silang naghihirap. Yun yung pinakapang. Yan yung mga ganitong mga kumpanya yung makikipag-partner si BBM. Napakahusay nito BBM kasi naipag-partner ka kay RSA. Si RSA magbibigay yan ng trabaho doon sa mga talagang walang mga pinag-aralan, yung mga mahihirap talaga, mabibigyan niya ng kabuhayan.